mga kabayan, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. Welcome and welcome back to my channel mga kabayan. So yung pag-uusapan natin ngayon ay ano bang pwedeng gawin ng isang OFW habang nandito sa ibang bansa? So, mga kabayan, nandito po ako sa Hong Kong, so makakapanood nito, lalo-lalo na yung mga kasama natin dito, mga ka-OFW natin dito sa Hong Kong. I hope na may ma-share ako na informative enough. So yeah, bago natin itakal ang ating topic for today, please don't forget to... Kaya nababalik po tayo. So, ano bang pwedeng gawin isang OFW habang nandito sa ibang bansa? So, eto mga kabayan, iba-iba tayo ha. Hindi ko alam sa inyo, but for me, eto yung lagi kong iniisip everyday. Kasi tayo, hindi naman tayo forever na nandito sa ibang bansa, di ba? So, naghahanap tayo, or karamihan sa atin ng mga OFW, naghahanap ng way para makapag-ipon, or para makapag-start ng isang business, or... kahit na anong way, para nang sa ganun ay hindi na nila kailangan pa na mag-abroad. Hindi ko lang alam sa iba kasi may mga ibang OFW na sobrang tagal na dito, more than 20 years na, and they are still here pa rin. Hindi ko alam sa kanila, baka choice lang talaga nila na dito na lang sa ibang bansa at magtagal dito, di ba? So ako kasi, syempre, nandyan na yung namimiss ko yung family ko. And then, 6 years na rin kasi ako dito sa ibang bansa. So, may mga time talaga na sobrang namimiss ko sila. And, niisip ko, paano kaya or ano kaya pwede kong gawin para bumalik na ako sa Pilipinas and magstay na ako. And, yung tipong hindi na ko na kailangan na mag-abroad pa para lang kumita ng pera. So, you see, pera talagang problema ko. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, talagang kulang na kulang. Diba? Kaya nga nag-abroad yung karamihan sa atin kasi kulang na kulang talaga yung kinikita natin dyan sa Pilipinas. Ako personally, bilang isang OFW, nag-iisip ako ng way kung paano ko ako kikita ng pera. Kasi ako, I have 28,000 a month. And sometimes mababa yan, sometimes tumataas, depende sa palitan ng dollars. Wala pa akong sariling pamilya, wala akong anak na pinapaaral, ganyan. Pero syempre, may mga kapatid ako, and my parents ako. Thank you. Meron tayong kasama. Yun, my parents ako na talagang umaasa sa akin. So, syempre, alangan naman pabayaan ko sila, diba? So, hindi naman pwede yun. Kaya ako talaga yung parang breadwinner sa family namin. And kahit ganun, talagang hindi kaya ng sweldo ko. So ako nag-iisip ako, napapagod na rin kasi ako sa work ko dito kasi paulit-ulit na lang, di ba? For 6 years, paulit-ulit. Siyempre, ako naghahanap talaga ako ng way kung paano ako makaka-uwi sa amin na hindi mag-aalala na magkakaroon ng problema sa usaping pinansyal. So that's why as an OFW, pasensya na, may mga ano, mayroong sumasali sa atin kasi may kasama tayo, ano siya? Ayan. Kaya ako, nung na-realize ko talaga na hindi sapat yung kinikita ko, of course, just like any other OFW, ayan, sumasali din ako sa mga online business. And ito yung napili ko na business, which is I'm so proud of. Siyempre, nag-vlog din ako. Kasi alam naman natin na sikat ang pag-vlog ngayon, di ba? And kahit na hindi ganun kadali ang journey sa vlogging, and then of course, meron din tayong business natin na win-workout din natin, eh... okay na rin yun. Ang importante, may nagawa ka. Kasi, ganun talaga eh. Hindi magiging madali yung journey. Pero, pag kung pinag-aaralan mo at tinatrabaho mo, for sure, magkakaroon ka rin ng results. Ang masasabi ko lang talaga, be productive, be creative. Hindi ko lang talaga alam sa iba ha, kasi iba-iba talaga tayo. May iba na gusto lang na magtrabaho, and then magpahinga sa kanilang day off, and then uwi ng bahay, and then parang same cycle lang. Pero ako kasi ayoko ng ganun. Kasi I know na deep inside sarili ko, meron pa akong ibang kayang gawin. And I know maraming mga OFW na maraming kakayahan. Kailangan lang natin ilabas yun. And just believe in yourself na meron pa kayong, hindi lang paglilinis, pagluluto, ang kaya natin gawin. Meron pang iba. Yung iba nga dito ng mga OFW ay mga graduate ng 4-year course, di ba? So for sure na meron pa kayong mga nakatagong skills dyan na pwede nyong... gamitin to create something maliban lang sa work natin dito for sure na meron pa kayong makikita or magaga. Huwag kayong matakot na mag-try as long as ginagawa nyo naman ang lahat para ma-work out ang isang bagay. Let's say for example ako, aside sa vlogging, nag-business ako.
online business with the, ito. Part ako na Santi Barley International. Ngayon, syempre, it's a network marketing business. Syempre, yung negosyo ko, win-workout ko po yan every day. And thank God, kasi may mga resulta na rin po tayo. Mahirap siya nung una, pero kapag naiintindihan mo na kung paano nag-work at pinag-aaralan mo kung ano yung mga strategy na pwede mong gawin para ma-apply mo dun sa negosyo mo, for sure, hindi ka ma-frustrate at ma-excite ka pa kapag alam mo na kung anong dapat mong gawin. So, just an advice lang, just continue learning. Yeah, continue learning and ma-realize nyo na meron pa pala kayong ibubuga in a different level. Baka ngayon iniisip nyo, ay baka hindi ko kayang gawin yan, ganyan. No, ano, ang isipin nyo na lang is there's something bigger that's going to happen kapag ginawa nyo ang bagay na to at kapag trinabaho nyo. Just believe in yourself na kaya nyo. Huwag nyo i-down yung sarili nyo. And for sure, tayong mga FW ay napaka ano natin, kilala tayo bilang hardworking na tao, and then very productive and creative, diba? So for sure, makakahanap tayo ng way. So hindi man tayo pare-parehas, but I'm sure makakahanap tayo ng way para masolusyonan natin yung problema niya, lalo na sa mga FW na katulad ko, nag-uwi ng Pilipinas, pero financially struggling. So I'm for sure makahanap din kayo ng way. And as for me, nakahanap na ako ng way kung paano ko gagawin yan. And I'm working on it, okay? Nakita ko yung potential, so ang gagawin ko na lang ay tatrabahuin ko na lang siya para nasa ganun, yung result, hindi man agad-agad yung result, but for sure, darating din tayo dyan. Kasi ako kaka-renew ko lang. Actually, uuwi na sana ako this year. Pero, nag-renew ulit ako kasi walang flight. So, yun, another 2 years. And of course, in these 2 years, ibibigay natin lahat-lahat ng ating effort into this, into my business, and of course, into my channel. And yeah, this way, makakatulong din ito. Actually, hindi lang siya nakakatulong talaga sa usaping financial, but actually, nakakatulong din siya sa pag-boost sa sarili. Kasi, sa ganitong bagay, guys, masasabi ko talaga sa iyo, ito, sinishare ko sa inyo, totoo to, biglang na lang ma-realize na maibubuga ka pa pala talaga. And meron kayong nakatagong skills na akala mo wala ka, pero once na nagawa mo na siya, nag-commit ka, for sure na malalaman mo sarili mo, ma-realize mo na kaya mo palang gumawa ng isang bagay na dati alam mo ay hindi mo kaya. Yung confidence level talaga nagbo-boost yun. So, it's really helpful. So, yeah. Yun lang talaga ang tips na mabibigay ko sa inyo for today. Just, hanap lang tayo ng way. For sure, there's a way naman talaga. May paraan talaga yan. So, yan. Thank you for watching, mga kabayan. And please don't forget to...